Sabihin ninyo ang Panginoon na kilain ang kaniyang kalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo inyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, nasa Lunes tayo ng 34 na linggo ng pangalawang panahon ng pangalawang taon ng ating pagdiriwang. Unitain po natin si Santa Caterina ng Alexandria. Sama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob ng Basilica Minor at Pambansang Nabana ng Jesus Nazareno. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa pamamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X, Instagram, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo tigit na sa Israel at sa Ukraine. Mga minamahal ko mga kapatid, sa aklat ng pahayag ni Juan ay napahayag na ang 144,000 na kalibo katao ay umawit ng kanilang kaligtasan sa ating ebanghelyo. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na ang balo na naghulog ng kusing ay siyang nagbigay ng tunay sa Panginoon. Sa buhay natin, hindi po ang bilang ang laki ng ating ihandog sa Panginoon, bagkos ang ating taos puso na pagbalik-loob at pag-ibig sa Kanya. At sa mga sandali na tayo, dahil sa ating kahinaan at karupukan tayo nagkasala, himulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo magkapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapakanawanan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingin, at naroon ang kordero na nakatayo sa bundok ng Siyon, kasama ang 144,000 tao. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. At narinig ko ang isang tinig mula sa langit na parang ugong ng isang mabilis na talon at dagundong ng kulog. Ang tinig na narinig ko'y parang tugtugan ng mga manunugtog ng alpa. Sila'y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono at ng 44 na buhay, at ng 24 na matatanda. Walang makaunawa sa awit na yaon, kundi ang 144,000
na tinubos ng sanlibutan. Ito ang mga sumunod sa kordero, saan man siya magtungo. Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Hindi sila nagsinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sino nang papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpalain siya. Ililigdas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos. Silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Lagi tayong magtanod, sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog ng kanyang kaloob sa lagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naguhulog ng dalawang kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa kanilang lahat sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Panginoong Nazareno. Sa atin pong mga pagbasa ngayon,
ngayong Lunes ng 34 na linggo ng karamang panahon ng palang taon ng ating pagdiriwang ay tungkol sa ating ibibigay sa Panginoon. Sa ating unang pagbasa, ang binibigay ng lahat ng mga nananalig na tinubos ng kordero at ito yung 144,000 katao ay ang awiting bago at may puso na sila lang ang makaunawa dahil bago at hindi maunawaan ng hindi nananalig sa Diyos. Kaya sa ating Salmo 23, dumudulog ang bayan sa Panginoong Diyos na narapat bigyan ng papuri at siya ay nagpapala sa lahat na nanalig sa Kanya. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 1 hanggang 4, ay tungkol sa mga ibinibigay na mga tao sa templo ng Jerusalem. Ang ating Panginoon ay nakakita ng maraming mga mayaman na ibinibigay nila ang mga kaloob na napakalaki at napakarami. Samantala, ang balo ay nagbigay lang ng 2 kusing. Pero pinalagahan ng Panginoon ang ibinigay ng balo kaysa yung mga mayaman na limpak-limpak ang inihulog. Sapagkat ang ibinibigay nila na kaloob ay titingnan po natin kung ano ang kahulugan ng kaloob at ng alay. Ang ibinigay ng balo ay alay. Ang ibinigay ng mga mayaman ay kaloob. Sa pag-unawa po nito, ay dapat po nating tingnan kung paano nasulat ang ating Ebanghelyo. Ang ating Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 21, Versikulo 1 hanggang 4. Sa Versikulo 1, ang nakalagay po na salitang koinuko na Grigo ay ang salitang dora. Dora, ibig sabihin kaloob o matawag nating mga bigay. Pero nasalin po ito sa Latin ni San Jeronimo na monera. At tama naman yung pagsalin ni San Jeronimo sapagkat ang dapat sanang gawin ng mga mayaman ay ang tinatawag na prospera. Prospera, ibig sabihin alay. Pero ang binigay nila ay dora, kaloob lang, hindi ang alay. Kaya tama yung sinabi monera. Pero itong monera ay salitang Latin na kung saan ang kahulugan nito, ito yung mga pabuya na binibigay ng mga mayaman upang maging matanyag ang ilang pangalan, upang ipakita sa mga tao na mayaman sila, makapangyarihan sila. At ito ay ginagamit kung mayroong halimbawang paligsahan sa mga gladiators doon sa Colosseo at iba pang lugar na sila magbigay ng pabuya upang makahingi ng pabor sa kapangyarihan. Kaya kung ilagay natin sa salitang Hebreo, dahil Hebreo is salita naman ang ating Panginoon, mayroon pong 2 salita ang dapat nating tingnan dito. Ang ginawa ng mga mayaman ay matana. Matana, ibig sabihin kaloob o inihandog. Pero ang ibinigay ng mahirap na yuda dahil sa kalagayan ng tradisyon sa mga Hudyo, ang byuda ay walang-wala.
dahil patriarkal ang kanilang sambayanan, mga laki ang may hawak ng kayamanan, kapag mamatay ang lalaki at wala silang anak na lalaki na tagahawak ng yaman, sila ay walang-wala na, dukhang-dukha na, kaya mamamalimos na lamang. At dahil doon, gusto man nilang magbigay sa templo, ang iba sa kanila hindi na kayang magbigay. Pero itong biyuda dito, ang balo dito sa ating ebanghelyo, nagbigay siya ng dalawang kusing. Dalawang kusing, dalawang tinapay na po yan sa panahon ng ating Panginoon. Ibig sabihin, yun yung pagkain niya sa buong araw. Hindi na siya kakain, ibinigay niya niya sa templo. Kaya ang tawag po diyan sa mga Hebreo ay manki. Manki, ibig sabihin, kaloob o alay buhay. Samantala, yung ibinigay ng mga mayaman ay yung sobra lang na hindi nila gagamitin, kaya mata na. At dito po natin makita na ang ginawa ng balo ay buong ikaw buhay niya. Kasi hindi na siya makakain sa araw na yon. At kung ginagawa niya lagi, mamatay siya sa gutom. Samantala ang mga mayaman, magbigay ng mga pilak at mga ginto, sobra naman sa kanilang kinikita. Kuminsan, ang akala natin, ay mayaman na yan, gayto kalaki ang kanilang binibigay, baka malaking biyaya sa Panginoon. Ang hindi nila tinitingnan, yun ang puso. Kapag ka inaalay mo ang isang bagay, dapat may puso. Ang inaalay ng byuda ay may puso, sapagkat ikabubuhay niya, magugutom siya. Pero higit sa lahat, ang ating Panginoong Hesus na nagsalita dito ay kanya pong sinasabi na ang kanyang inaalay para sa atin, dahil tayo yung tinatawag na templo na buhay upang tayo ay maligtas, ang kanyang sarili, ang kanyang buhay mismo, siya ay namatay para sa atin. Yun yung alay buhay. Kaya ang balo, nagbibigay ng kanyang ikabubuhay. Pero ang ating Panginoong Hesukristo, siya ang nagbibigay ng buong buhay niya sa atin. Nag-alay siya ng buhay upang tayo ay maligtas. Kaya maugnay ito sa unang pagbasa na iniligtas sila sa kordero. Sino po yung kordero na inaalay upang pambayad sa kasalanan ng tao? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Kaya kapag ka ito pala ang ginagawa ng ating Panginoon, na hindi siya tumitingin sa kantidad o sa kadami, sa kalaki ng ating ibinigay, bagkos sa alay buhay natin upang ating ipayag ang pag-ibig sa Diyos, yun ang tinitingnan ng Panginoon. Ano ba ang isang buhay? Ikumpara sa napakarami at kayamanan ng tao na malaki at matanyag. Pero para sa Panginoon, ang tinitingnan dito ay tinatawag na ang pag-aalay ng buhay dahil sa dakilang pag-ibig niya sa atin. Kaya kung tayo po ay mag-alay para sa Panginoon, hindi po tayo magbigay lang ng kaloob. Tayo ay mag-alay ng narapat ialay sa Panginoon. Una, ang lahat ng bagay ay mula sa Panginoon at nilikha ng Panginoon ang lahat. Ang ating inaalay sa Kanya ng taos puso na pag-aalay ay kung ano ang ating natatanggap sa buhay, salamat sa bigay o biyaya ng Panginoon. Pangalawa, na dapat tayong magbigay ng may maluwag sa kalooban at buong puso nating ibinibigay. Hindi natin ibinibigay dahil tayo ay magbigay ng tayo ay mapansin ng tao. Sa moderno na salita ng mga kabataan ngayon, ang binibigay ng mayaman ay pabungga lang sa buhay. Samantala, ang ibinibigay ng balo ay kung ano ang buhay niya.
Ito ang dapat nating tingnan na panglawang ano natin, hindi lang tayo magbigay ng taos puso, tayo rin ay magbigay ng may kabutihang loob at buong puso nating ibinibigay. Pangatlo, ang ating pag-aalay sa Panginoon ay pag-aalay upang tayo magpupuri at magpupugay sa Kanya at magbigay ng dakilang karangalan sa Panginoon sapagkat tayo ay nilikha niya na may karangalan bilang kawangis at larawan ng Diyos. Lahat po ng ating natanggap ay dapat ialay gaya ng mga alay na ginawa ni Abel. Huwag tayong susunod kay Cain na nag-alay ng maingit at pabunggahan ng pag-alay. Bagkus alay na may puso, alay na may pagmamahal. At pang-apat, kung tayo ay mag-aalay, samahan natin ang dasal. Dasal sapagkat iyon ang ating komunikasyon sa Panginoon. At inihanda natin ang ating sarili kung tayo mag-aalay para bang hindi tayo sa pilitan lang nag-aalay. Bagkus, nag-aalay tayo sapagkat ito yung pagpapahayag ng ating pag-ibig sa Diyos at ng ating tunay na pagbigay sa Kanya na narapat lang ibigay. Panglima, ang ating pag-aalay dapat may pananalig. Gaya ni Abraham, buong pananalig niyang inaalay ang kanyang anak. At dahil sa pananalig niya sa Diyos na si Yahweh, iniligtas niya ang anak ni Abraham na si Isaac at pinalitan ng kambing na kung saan ito yung pangpalit sa buhay na dapat ialay ni Abraham dahil sa kanyang pananalig. Ang Panginoong Diyos ay hindi po tumitingin sa buhay. Ang Panginoong Diyos ay tumitingin ano ang kaya nating ialay na may pananalig. Pang-anim, ang lahat po nating alay ay isang sakripisyo. Sakripisyo para sa ating pagpasalamat sa Diyos. Sakripisyo upang bayaran ang ating mga nagawa na kasalanan sa Diyos. Sakripisyo upang tayo magpupuri at magpupugay sa Kanya sapagkat kailanman hindi tayo iniwanan at hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Pero ang ating sakripisyo o alay sa Kanya, una sa lahat ay dapat malinis. Ibig sabihin, hindi nakuha sa marumi na paraan. So huwag kayong mag-alay ng droga sa simbahan o yung kita sa droga o kita sa sugal. Bawal po yon. Ang inaalay talaga kung anong nasa puso ninyo. Pangalawa, na ang sakripisyong inaalay ay dapat katanggap-tanggap ng Panginoon dahil pagpapahayag ng ating lubusang pagkatao. At ito rin ay bunga ng ating pagpupunyagi at gawa. Hindi ito basta't nakuha lang o kinurakot mo lang sa iba at yung inaalay mo. Hindi, dapat bunga ng iyong gawa, bunga ng iyong trabaho. At sa uli, ang ating sakripisyo na alay ay dapat ikatutuwa ng Panginoon sapagkat hindi lang taos puso, tayo ay nananaling at nagmamahal sa Kanya ng Kanyang pag-aalay. Yung gustong pasalamatan ang Diyos at mag-aalay para sa Kanya, para sa pagpupugay dahil marami tayong biyayang natanggap, pumalakpak nga ng malakas sa Panginoon sapagkat tayo ay dapat at narapat na mag-alay ng dekalidad na panahon, dekalidad na talento at mga biyayang natanggap sapagkat tayo'y minamahal niya ng tunay. Dapat lang, kung tunay, matapat at mapagbigay ang Panginoong Diyos, ang ating alay sa Kanya, alay buhay, pagsasaksi sa pananalig at pag-ibig na tunay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat.
Minamahal ko mga kapatid, inihandog ng balo sa templo ang lahat-lahat sa Kanya. Pinapaging mapagkumbaba tayo ng Kanyang pagiging mapagbigay. Maging mapagbigay tayo sa ating pananalangin para sa ating kapwa bilang pagtugon sa Diyos na nagbigay sa atin ng biyayang walang humpay. Atin pong itutugon, mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Bilang simbahan, maging mapagbigay tayo ng sapat upang magbahagi tayo hindi lamang mula sa ating kasaganaan, kundi mula rin sa ating kasalatan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga lingkod bayan, naway maging malaya sa kasakiman at pagmamalabis sa kapangyarihan. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang mga balo, mga sulong magulang, at mga ulila naway umunlad sa kabanalan at mabasbasan ang pag-ibig ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Mga may sakit, naway maibahagi ang kanilang pagdurusa sa pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Ang ating mga yumaong kamag-anak at mga kaibigan, naway tanggapin sa walang hanggang tahanan ng Diyos, manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, buksan mo ang aming mga puso sa mga nakapaligid sa amin upang makilala namin ang iyong presensya sa aming mga kapwa at mga kaibigan at matuklasan namin ang kaligayahan ng pagbabahagi ng aming buhay sa kalahingam ito. Mayitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin niyo patid upang paghain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinagutos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa ulang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama ng kapanitunay, marapat ni kayo aming pasalamatan sa iyong paglingap at ng loob ang tayong likha mo't pinangasiwa sa San Sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya ipinagdusa mo sa kanyang pagtalikod, sa iyong pag-ilim pinintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kahit isa namang helsi siya awit ng papuri sa iyong pay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaismitan ng Espiritu yung banal na makalob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak na alay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pustusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabuhay, ganin ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin ipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos nang kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, ni Santa Caterina ng Alexandria, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes de Manila, ni San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si Karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at irisalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisain siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, November 26, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan na may temang Pilgrims of Hope. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Leo Angelo S. Ignacio, Dean of Studies, Theology Department, San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa
na nagaganap sa ating simbahan. Available na po at ang official na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalawan mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan, ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan itong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo sa aming hantungan. Sa pangalan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaot, ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa igaling ang aming hiram na buhay. Mungkabang loob po kaming nanalangin at kaming makaawang kalugdan po ang mga kaluluwa na mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway maggamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang namang mga karamihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan ka rin may gawa na may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw sa tahanan ng ating pong Isus Nazareno. Kayong mga narito, kayong mga naugnay sa iba't ibang social media platform at na cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay ringgin ng pong Isus Nazareno. Salamat po sa lahat na nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church upang ang Quiapo Church ay makatulong sa kapwa natin mahirap at nangangailangan. Salamat po sa iyong tulong, pagpalain ka ng Panginoong Diyos. Salamat sa lahat ng mga naglilingkod ngayon, pagpalain ka lagi ng Pong Isus Nazareno. Plakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat na naugnay sa atin, lahat ng tutulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo mga biyayang siksikliglig at nag-uumapaw. Ang Diyos ay nagbigay ng lahat sa atin. Ano naman ang ating ibibigay sa Kanya? Ika po lang, 10% lang, dapat heart percent, alay ng buhay dahil mahal natin ang Diyos. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang ito sa bagya, mga ibagay na posbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno. Iniagmas ang cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mong kilingan yung kanan nagsusumamo sa makamta naman nila ang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan mo itang naloob na tinatanaw. Basbasan ni po ninyo ang mga dalang imahen, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan na may makaramdaman. Sa pangitan ng binisyon na may maalala ng pangakon sa binyag na ikaw ay hinibigin at paglalingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain ka ng kapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglayang kapipaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purin natin ang ating Pong Isus Nazareno. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Sa Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuluwalhati ka namin.